Para marami pa yung mga subaybay sa magagandang laban natin. And for a chance of winning, di ba, meron tayong pag-giveaway na Diaz galing kay Bro. Thank you very much. Let's do this. Let's do this. First game para sa ating third series. Next play, Predator Solid. Ganun sila ka solid versus the Playbook Esports na nabigyan ng isang magandang laban ang Bren Esports kanina. Mahinip yung dalawang team na to. Yes, tignan natin kung paano nila papalagan ng next play ngayon. Parang Prof. Beeper here. On the middle lane, makikita mo naman, dalawa yung nagki-clear ng wave at naiwan yung carry. So, na nakuha ng purple buff. Ngayon lang ako nakita ng ganun. Tama. Medyo kakaiba nga yung ginagawa dito, just securing all the buff. Kasi sa ngayon, talagang pagaling ang mga steal ng buff. Pero look at that, yin yang nilapag na. Yin yang on the floor. Ako, pero here in the top lane, Renegade talagang being aggressive. Makuha niya rin yung red buff ng Playbook Esports. Pero look here on the middle lane ngayon, babawi sila dito sa may blue buff. Yawi, delikado yung kalagayan, wala nang buhay. Almost patay na yung buff dito, pero hindi magiging successful ang invasion na ginawa ng PBE. Meron te, huge rotation to. Inalisan nila yung mid, go sila sa ano. Dito ay Renegade. Papalaga nila. Ayun. Ay, hindi sila umabot. Ayun, kaso. 1 for 1 na bago sila dumating. Oo, 1 for 1 exchange na. Medyo sana inunan nila. Kasi right after nila i-pick off si ano, si Joehead, pwede nilang gawin yung ano eh. Yung crab. Umiinit eh. Tama ka dyan. Pero ito sa bottom lane, medyo inaabangan. I think nakaramdam yung tune natin dito, which is si Yaku, na wala yung mga miyembro. Both top and middle lane, so alam niya na nasa kanya pupunta. Kaya ayan, good decision na umuwi siya dito. So, pero I think makukuha na nga NXP ngayon yung first person ba? Pero Renegade is falling down onto the top lane. Gusto kong decision ng next way Predator Solid is inahold lang nila yung lane just to make sure to delay Playbook Esports na makakuha ng Torre. Now, lamang sila ng isang rotation, which is papasag pa lang tong top ng side ng next way Predator. Sila going and clearing na itong mid. Mahahabol pa ba sila? Hindi na. I think mahahabol pa. Paubos na ba yung minion? Laban isa na lang yung minion. Mahahabol to. Pero buhay pa. Hindi ba mababasag yung tower? Eto, initiation galing sa Playbook Esports. Pero mukhang mamamatay yung Tamos natin. Siya ngayon ang hahabulin dito. Yawaan ang mundo with the preheat. Pero lumoy with the portal out. Iwan nga lang mag-isa si paring Yumi dito sa gitna. And is going to be taken down. MB! Inahabol ang galawag ng turret. Pero disengage muna. Daw na back him sa loob. Carry on the preheat. Arbs will be taking him down. Then dito, it is a 1-for-1 exchange in favor of Noah. Parang Prof. B, maganda yung pinapangitan laban dito. Ano? Space escape. Nakita dito ni ano, ni Louie. Nakita niyo yung guys, ha? Tapos nakapiko pa sila ng isang dragon na malikot. Na maasim na dragon, no? Medyo maasim yung dragon natin. Sour moves. And let's see kung ano susunod na gagawin dito ng next play Predator Solid. Paano nila babawin yung ginawang movement or micro movements nito Playbook Esports. Score 2-3 with a goal into a 500 pa rin naman for the side of next play Predator Solid, securing again their buff para sa dalawang kuponan. And wala pa naman pala switching na nangyari. Mas mabigat lang yung rotation ng Playbook Esports. Oo, ng Playbook, yes. Kung paano sila magpadal ng hero, no? Yes, ang problema nga lang is in terms of objectives tayo, NXP has the lead, pero eto, nahuli na nga nila yung barrier. Delikado yung kalagayan dito and is going down into the hands of Jake the Dog. Take note na ano, hindi naka-bounty dito si Jake the Dog, no? Maraming nasasayang na kill this early in the game kasi alam naman natin na yung killing spree, mid to late game pa siya magiging super useful eh. Tama. No, right now, sana mas na-utilize yung bounty kung sakali. Si Jake the Snake. Kilala ko eh. Jake the Snake. Pero let's see, para susunod na mayari dito, trying to hold this one, 1-on-1 with the great one, Renegade. Bayon sa Valentina, dyan na yung Kupra. Si Luyin, tumipin na rin. Going deep, ang bibilis. Mga ninja moves. Bouncing ball dito, with the flicker in, securing another kill for Playbook Esports. Hindi nila hinayaang makapakas, pero look at the bottom lane. Papalin ko pa securing this turret, pero namang tower lang ang gusto ng NXP dito. Okay lang, mapitasan kami. Basta amin lahat ng turret ninyo dito sa baba.
push strat lang ang pinapakita dahil sa ano eh, sa BNP another knockout dito, trying to hold this one. Yakap na yakap. Baby Bounce mo, here comes the dragon. Nakakapatay pa yung yawi ng mundo. Ryota trying to run away pero aabutan yata dito ni Popo ng Tupay. Nahabol ng aso pero MB very slow. Galing sa carry natin pero disengaged from both sides of the team. Medyo nakalamang doon. NXP taking down that Kufra. Commercial ah. Totoo bang ano? Mabibili na yung ano? Yung mga King of Fighter o? Hindi yata. Sabi-sabi nga lang talaga. Oo, sabi-sabi lang yung una. I think may nakita akong post na ano pa rin. Draw pa rin. Ah, babalik yung pinaka-draw ng KOF, yes. Kasi ang ganda nung ano eh, pili ko mag-choke sa akin. Ang ganda nung KOF. Mabigat daw gamitin yung prop eh. Sabi ba? Pero ayun no. Yeah, pero... Bursting Fireball. Kinapos lang. Ayun, nakaapak na ng trap. Nakaapak dito. Ng trap? And habang kinakadal-kadal niya si Caps. Shoutout sa'yo, Caps. Ang pusa ni ano, ni Leo. Look at that, yeah. Papasag na, si Yami, ang ganda ng pwesto dito pag naka-apektos to. Oh, out na muna. Dito ang magkabilang team. Uy, delikado yung kalagayan ng Valor natin. Ha? Medyo napag-iwanan siyang mag-isa dito with no one to back him up kapag nahuli siya. Pero eto, tamang bursting fireball lang dun sa may gilid. Oy! Wala pa masyadong engagement. Pero speaking of engagement, ang ganda naman ang pasok ni Yami. Chester dito mapipilitang mag-purify just to save himself. Activating his ultimate. Pero wala. Ano ah? Ano lang? I think sinayang lang ng Playbook Esports yung purify. Pwede. Binaburn lang dito. Look at that very aggressive Renegade dito against Ryota. Disengaging pero mabigat na naman rotation ng next wave Predator so ulit inaabangan nila ata ang position dito ng Thames and going back sa mid lane is Pinipuersa. This is the 4th or 5th time nila trying to destroy the meter, inuunti-unti nila eh and having the popular team control with Ryota as well destroying the turret and look at that, it's already open knocking up Yaki with a hold. And it's 2-man down for the side of Playbook Esports going in again. Etong si Cupa disengaged na. Yes, and eto na nga Prof. P yung sinasabi ko kayo sa kanina no na yes, maganda pareho yung lineup. But in terms of damage, yung lineup talaga ng NXP is for for bursting no during team fight, especially yung Dragon, si Valier, tapos si Popolin Kupa, no? Doon sila nakalamang nawawala yung kulat ni ano, ni Yami, ni Ryota kasi lahat sila halos masakit yung damage. Alam ba pa kontra sa aso niya no? Ni Inchi Dog? Ano? Si Masha. Pagkasusugod si Masha, ay si yung aso. Gagamita mo nung ano, yung unarmed. Yung unarmed, yes, yung disabled. Hindi mo ma-attack yung aso. Na-try ko na eh. Try ko ganun pala yun. Gamba lang naman yun. Kung kumain ka mag-solo rank, tapos gusto mo na ikipag-1 naman yung mga kalinyahan, kalin ko yung ano ng TNT. Pagsugod, pinato ko, tumingin lang yung Jinju Dog. Sabi ko, okay. So, sakto, pag pull down ng bite end, pull down na rin yung disarm point. Pwede. Pero uy, grabe Jake the Dog getting that killing spree right now. I think kaya pang humabol ng Playbook Esports pero dito grabe ang aggression na pinapakita ni Yawi against Yami. Yami medyo nasusunog dito against sa Valier. Valier still on the go. Harassing, mapipilito mag-flicker si paring Yami. Pero disengage na rin yata from next play Predator kasi namatay yung Chichu Dog. Tama. Napansin ko si Kay Chester eh. Okay na't okay lang lagi na kahit namamatay sa loob. Basta makachani siya. Tinig na ko eh. Namamatay pa ulit si Mi, ano, si Cuba. Pero okay lang, basta makachani siya. That's a very aggressive I think planado na, ano, na ganun lang yung gagawin niya during this, ano, this fight. No, as a Chichu Dog player, ang gawin mo lang, harasin mo si ganito, harasin mo si ganyan. Chichu para Wars. Kapag team fight na, Chichu Port. Dapat may ganun din eh, no? Pag nag-queuing yung ano yung matchmaking nyo, kung ang priority mo is sa support type ka, automatic ipa-partner ka sa mga naghahanap ng support. Smart matchmaking. Smart matchmaking. And look at that, another aggressive move coming from Chester. Na? Ayan ang dragon pala, hindi ko napansin. Kumapasok yung dragon, pero ito medyo may na-vacuum na isa. Disengage nga lang ang playbook natin, natakot sa dragon. No, ang kapalit nun is the second tier turret onto the middle lane para Prof. B. And right now, anim na ang nababasag ng NXP Playbook Esports still at 2 turrets taken down. Napakalaki na ng lamang in terms of gold ng NXP ngayon. Tulak basag ang ginagawa dito
ng next play Predator Solid. There you go, Yami will fall. Unti-unti nang nawawala map control dito. Jake, tatong! Tinamahan pa ka! And there's a follow-up from the backlines. H2O will fall. Nako, ang linis ang ginawa ni paring Arbs. Nakita niya na medyo pulado yung Lancelot natin, kaya naman sinecure niya na with the flicker tapos yung skill 1 niya para mapatay. And ayan, siya pa yung mega kill ngayon, no? And ang ganda lang teleport in. Habol! Galing dito, ahabulin ni paring Yako. Pero nandito si paring Rene J with that. Eh, grabe yung ejector damage. And look at that. Yako still on the go, pero yawi ng mundo ang makakalabang during that 1-on-1. Rene J, hinahabol dito. Ejector na naman. That is going to be a double kill para sa NXP. And right now, the Lord is open. Rene J can solo the Lord eh. Oh. Ano yan eh? Johed yan, kayang-kaya. Pero nandito pa rin siyempre si Yami na nagbabantay. Napahamak si Tams doon sa Yoyo niya, napansin mo. Patakas na siya eh. Palayo na si Rene J. Pagbalik ni Yoyo, nahatak palapit si Rene J. Para may mini Cyclone Eye. Oo. Ayan na po, yung si Yami. Ang ganda ng pwesto. Uy! Pumarang! Uy! Uy, Lancelot dito, taking that lore, pero hindi pa tapos ang laban dito. Ang ganda na pong kakatulak. Chester taking down one member of Dragon Esports. Sinahabol ng Dragon, pero makakatakas na dito, Jinx the Dog. Ang playstyle dito ng PBE, no, pag alam nilang lugi na, napansin ko lang din, talagang automatic back, basta nagkulang sila ng isa, disengage na hindi na pumapalag. Mahirap yun yung mga ganun discipline na talagang good shot call. And somehow yung tawag dito, chemistry nyo. Para sa kuponan nyo, para magkaroon ng itong heart muna. Balik tayo sa usap. Yun lang oh. Tignan mo, patay na naman si Chicho Dog. Para lang makapasok si Lord. Si Lord, yes. I think ako yun talaga yung pinaka main purpose na ginawa nila as a Popoling Pupa, ano. Tuharas lang talaga. And napakalaking nga tulong nga nun sa team nila dito, no. Grabe. Hey, look at nga, bite end. Look at that. Oy. Arms pulado agad. Disengage na ulit. And ro-rotate lang ulit ata sila dito sa mid lane. Mm-hmm. Ayan. And napansin ko parin Prof B, no, for Playbook Esports, yung Valir ngayon, yan. Which is nung unang-unang laban natin for today, na hindi nila na-utilize yan during the game number 1 against Brain. Pero ngayon, ayan, gamit na gamit, di ba? The tulak, the stun, the slow, kuhang-kuha niya lahat. Exactly. Ayan na, babasag na ulit sila tayo. Ayun, grabe. Aso plus Dragon. Zoning ako, this one out. MB doing a great job zoning. 5 members of Playbook Esports. Sabay basag lang pala. And makukuha lang nila. Ay, wala. Kala ko makukuha yung aso eh. Ayan ako. Maganda ang pinapakita ng NXP ngayon. 7 thirds taken down. Alaban sa drawa. 8,000 gold. No, and look at the item dito ng Yuzo. Wala nang Bloodless Axe. Diretso ng Immortality tsaka BOD. Diba? Once yung Valer naman with Winter Truncheon tapos Necklace of Durance. For the Tamos naman, makikita nyo the Endless Battle going for Queen's Wings and syempre with Lightning Truncheon. Pero H2O, Dricado yung kalagayan, pinipin tumakbo. Pero ang ganda na magkayakap ng Upra natin doon. Doon mga iting kapipitas din siya ng Valer as well as ni Chichu Dog. Look at that! Ito yung sinasabi ko na pag nabawasan ng isa yung playbook, talaga napipilitin silang umuwi. Hindi pa tapos dito, Baymax sa knock up Way of the Dragon. Sa kabilang pader na Purify. Napahamak pa nga dito. Pero still, nakuha nila. Yaku, makakalabas pa kaya dito? Nope. Not today. And another one na naman. 3-4-2 exchange in favor of next play. Yes, and right now, sobrang laki na lalo. Lumaki lalo yung lamang. From 5K to 7,000 gold din sila ngayon. Dito na mahihirapan talaga yung Playbook Esports. Almost lahat ng member ng NXP, palang item na. Well, sa kanila, ano pa lang, patatlo, apat na core item pa lang yung mga ano nila. Carries. And 13-10 in favor of our next play, Predator Solid. The jump in coming from Miami. Yami, Delgado. Disengage. And 50 seconds para sa ating next lord. Parang Propi, para sa'yo, ano kailangan gawin ngayon ng Playbook Esports? No? Doon nakakasabay naman sila during teamfights. No, nahihirapan sila eh. Ano yung kailangan nilang gawin? Kasi pick off actually yung pinakamagandang gawin. Pero kung titignan mo kasi, hindi hinahayaan na next play Predator eh. Kung paano sila mag-form, look at that, buong lima. Eh, gusto mo nga mang pick off, which is kailangan mag-isa-isa eh. Mag-audition mode. Ayan o, sila ngayon ang pick off. May humiwalay ng isa, Yami will fall, and wala na agad silang frontline ng ganung kabilis.
Lalabas kay Lord, 14 seconds. It means wala silang front line sa next 15 seconds bago lumabas dito si Lord. Ayun na, the Dragon. Ayun na! MB doing a great job zoning all the members of Playbook Esports. Si Niyota, naiwan pa nga. And high five of Lord. The peak of capability ng NXP, sobrang solid because of Popol and Koopa. Then the zoning powers of Yuzhong, the Black Dragon. Talagang walang magawa ang Playbook Esports during teamfights kasi nagkakanda kulang-kulang na sila. No, tama ka nga sa sinabi mo, parang Prof. Bino. Imbis na sila yung mag-pick-off, sila pa lalo yung nape-pick-off. Oh, sila dapat may gumagawa nun talaga. Tinitignan mo pa eh, nag-audition. Si Yami kasi, maganda yung position. Aso, may part doon na sobrang lalim niya. As a tank, ang layo mo eh. Kaya namin deaths nung ano ni Yami, 0-7. 7 deaths. Diba? Yes, so automatic, yes, yes. Eh, ang kailangan mong protektahan si Kari. Hindi ka pwede mag-ano eh, mag-start ng teamfight sa ganyang sitwasyon na pumunta ka sa isang bush, tapos isang, ano, limang dipa nga ata, layo nung ano nila eh. Nung mga team members niya eh. Oo. No? So doon talaga sila nahihirapan right now, no? And the map control din kasi, no, mahirap talaga mawala ng map control ng isang carry. Tapos wala ka makuwang buff, hindi ka makapwesto ng ayos kasi nandyan yung aso ni Popol and Koopa. Yan, so guys, yun yung dahilan kung ba't nahihirapan ngayon ng Playbook Esports. Pero they still have a chance hanggat meron pang tower, meron pang pag-asa. Tiwala lang. Aba, ayun na, pwera sa ano na to, pwera sa abante na to mid nila for sure. Pagka nagalit na si Popol and Koopa, no, Chani sa Tore, oh. Tore lang talaga yan. Tapos tawag pabalik. Ayan, patay na naman yung chichudog niya. Mapipilitan na naman tumawag ng chakra to sa damuhan. Chakra lords to. Ayan, the Lord is now marching onto the bottom lane. Hindi, inunan niya yung tower sa mid lane, no? Pero sinecure niya, no, na mabuksan lahat ng gate ng Playbook Esports right now. Chichudog ang ginagamit nila pang haras ng entire members ng Playbook Esports dito. Pero disengage siya lang muna kasi wala ang minions sa NXP. Pero sobrang laki pa rin talaga ng kalamangan nila ngayon. May question ako. May damage ba yung, ano, yung dragon sa tore? Wala. Okay. Kasi tinignan ko kanina eh. Nung bumasag sila sa bot, pero nag-dragon siya to zone out. Tapos nabasag nila yung bot. Ginawa ulit ni MB, nabasag nila yung mid, so hindi ko sure kung nagsuzone lang siya o may basag yung ano. Mamaya, tignan na natin. Yes, pero yan muna guys. First game goes to next play Predator. Solid. Ayan. Grabe, no? Utilize nila yung Popol, Koopa, Balir, tsaka yung Dragon. So, andito pa rin, applicable pa rin yung ano, sa gilid ang Dragon.